Hello Scorpio, alamin natin kung ano itong maaaring mga paparating sa'yo or ma-encounter mo ngayong kabuuan ng May. Reminder, this is a collective reading, maaaring hindi mag-resonate para sa lahat, so kunin nyo lang anong tumutugma or nag-resonate para sa inyo. No? So cross-watchers, kahit hindi kayo si Scorpio, kahit na anong sign ninyo, as long as nakaka-relate kayo, welcome kayo dito sa ating channel. Guys, marami tayong timeless reading dito sa ating channel. Kung hindi nyo pa napapanood, no, paki-search lang po dito sa ating mga playlist, no? Kasi hindi naman po nag-expire yung mga timeless reading ko. So, baka sakaling makarelate kayo doon or makaresonate kayo doon sa ibang reading na hindi nyo pa napapanood, okay? Para doon sa mga nag-aabang ng free yes or no reading, no, to be announced po yan tuwing magla-live ako sa YouTube, Facebook, or TikTok. And para dun sa mga gusto mag-avail ng personal or private reading, paki-like and follow yung Facebook page ko. PM po kayo doon yung link at details nakalagay sa ating description. Tingnan na natin. Pero bago tayo mag-start, kunin muna natin yung lucky numbers nyo, guys. So, meron kayo ditong number 11, number 39, number 37, number 10, number 19, and number 1. So, ulitin ko, number... Nawala sa order, guys, ah. Nawala sa ayos. Pero ito yun, 11, 10... 19, 39, 37, at saka 1. Maraming salamat nga pala guys, no? Gusto ko magpasalamat ng taos puso dahil na-reach na natin yung 13,000 subscribers dito sa ating YouTube channel, no? Maraming salamat po sa mga old and new subscribers at doon sa mga walang sawang sumusubaybay at sumusuporta dito sa ating channel. So, latag muna natin, guys, itong mga ano, cards ninyo. Nga pala, guys, nag-cleansing na ako before itong reading, no? Yung aking bating-ting. Yung aking ting-shabel. Symbols pala. Wow. So, may challenging card ka. Pero ito ay katabi ng isang... very positive card, which is the Sun. So, manu-neutralize niya ito, no? So, maaari niyang mabawasan yung negative effects niyan sa inyo. So, meron kayong retreat dito, no? Pagdating naman sa love life ninyo. Tsaka, Phoenix. So, ayun na nga. Meron kang dalawang mabigat na challenging cards dito. So, meron kang coffin at saka birch rod, no? Sa tingin ko, related silang dalawa. Pero buti na lang pumagit na itong Sun card, which is kahit pa paano, mamiminimize niya yung negative effects sa inyo. No? Mapapahina man lang na itong very positive Sun card, no? Kasi itong birch rod is pwedeng hiwalayan, no? Or gulo. Sa pagitan ng asawa mo at ikaw, so kaya gulo sa mag-asawa, away, no, mga matitinding pagtatalo na maaaring mauwi sa physical or sa hiwalayan. So very ano yan, very challenging lalo na kung may mga anak kayo, no. So, isa yan. Tapos meron ka ditong coffin, yung iba sa inyo, maaaring makaranas talaga ng ano, matinding dagok sa buhay kasi mabigat siyang coffin eh. So, yun. Maaring may ma-encounter kayong death talaga. So, pwede rin naman na ito ay isang pagkamatay ng sitwasyon, no? So, ang ibig sabihin, may something na matatapos, no? Or talagang wala na, hanggang doon na lang. So, ano yan eh, pwede rin naman na yung iba sa inyo maka-encounter ng matinding problema sa kalusugan,
Yung iba matinding problema sa pera, basta ano yan, anything na mabigat, magdudulot sa inyo ng ano, ng paghihirap, matinding pasakit or mga luha, no? So mabibigat. Kaya lang yun nga. So siguro sinadya na ipadala yung sun card sa gitna ninyo para kahit paano mabawasan niya yung mga negative effects nito, or at least mapaiksiman lang niya yung duration, no, nitong mga suffering nito, nitong challenges na to. So yun, may makakaranas kayo nitong mga negative card na cards or happenings na yan, pero may pag-asa pa rin. Oh, meron pa ring kaliwanagan, may magandang hinaharap pa rin naghihintay sa inyo. Okay? At kahit papaano, so may pagliliwanag pa rin na mangyayari sa inyo. Hindi ko nga lang masabi kung ito rin bang May yan or sa mga susunod pang panahon. Kasi mukhang ito yung mangyayari sa inyo ngayong May eh. Yung iba sa inyo, pwedeng ma-encounter nyo pa lang to, or pwedeng pinagdaanan nyo na yan. And then ngayong May is darating na yung sunshine dito sa inyong mabibigat na pagsubok, no? So yun, pwedeng iba sa inyo nakaranas na ng grief, loss, pain, suffering, hardships, matitinding dagok sa buhay, and then paghiwalay, no, awayan, no? And pwedeng ngayong May magliliwanag na uli itong ano, sitwasyon ninyo, no? Manunumbalik yung buhay sa yung energy, yung positivity, yung happiness. So kahit pa paano ngayong May, magkakaroon ng ano, ng positive light sa sitwasyon ninyo. Okay? So yan, meron ditong soulmates card. So siguro napaka lakas ng energy ng soulmate ninyo ngayong May. Mafe-feel ninyo yan, no? So, ang soulmate, guys, hindi lang ito sa kajowaan, ha? Pwedeng hindi. Pwedeng family member yung soulmate mo. Pwedeng stranger. So, ang ibig sabihin lamang yan ay itong person na to or soul na ito ay naging magkasama na kayo before or nakatakda kayong magsama, no? Kaya mafe-feel ninyo yung very magaan na feeling dito sa person na to, yung feeling ninyo na at home kayo dito sa person na to, kahit na bago nyo lang siya kakilala, or talagang kaano nyo siya, yung kasundo nyo. Okay? So, baka ngayong May, yung iba sa inyo, mamit nyo yung soulmate nyo kung hindi nyo pa namimit. Kasi pwedeng ano eh, pwede naman na hindi pa kayo nagmimit in person or sa in reality or sa 3D, pero yung souls ninyo ay parang nagsisend na ng mga signal sa isa't isa, no? So parang, so once na magkita kayo niya, mafe-feel nyo agad yung connection. So it's either yung soulmate, it's either negative or positive. Kumbaga yung soulmate na magkasundo kayo, no? Meron din naman isang soulmate na opposite. Okay? So yun, mafe-feel nyo naman yan, guys. So, kung hindi naman soulmate yan, halimbawa, so meron pa rin naman ibang meaning yan. Pwede rin naman na very harmonious yung mga samahan ninyo ngayon, maparomantic man yan or hindi, no? So, maganda yung ano nito, yung connection nyo ngayong May. Okay? So, yun, gaya ng sinabi ko kanina, may retreat kayo dito. Mag-spend kayo ng time ngayong May sa loved ones ninyo, sa person nyo, or sa asawa nyo. No? Mas maglalaan kayo ng time, or itong kabuuan ng May, naka-reserva na yan para dito sa person ninyo. Mas marami kayong i-spend na time with each other, no? Enjoy nyo isa't isa. Pwedeng magre-retreat kayo, magbabakasyon sa malayo, no? Away from everyone, no? So basta yung sosolohin nyo isa't isa at lalayo muna kayo sa araw-araw na routine ninyo, no? Yung araw-araw na mga istorbo, or basta
yung hindi muna kayo magpapaistorbo, okay, sa ibang tao at mabibigyan ninyo yun ng time yung isa't isa na makaalis kayo, makapagbakasyon kayo magkasama, and mag-enjoy kayo, okay? So, iba sa inyo dito, makakaranas din kayo ng, kasi may Phoenix kayo, no? Ma-feel ninyo yung pumapasok kayo sa panibagong, ano, yung phase sa inyong relationship, no? So, ma-feel ninyo na may merong transformation sa mga relationship ninyo, sa kajawaan ninyo, sa asawa ninyo. Ma-feel nyo yung pagbabago or maaring positive yan or hindi, no? So, depende. Pero, meron, no? Kasi ito, coffin, a change. So, may Phoenix ka sa love life mo. Mukhang love life related itong transformation or pagbabago na to. Iba sa inyo dito, marerekindle yung, ano, romance ninyo. No, maaaring may magkabalikan dito. Yung iba, i-re-renew yung vows ninyo. Pwedeng magpapakasal kayo uli kahit kasal na kayo. Or yung gagawa kayo ng something like honeymoon or anything na seremonya para i-renew ninyo yung kasal ninyo or yung relationship ninyo as mag-jowa. Okay? So, maliwanag ang transformation sa inyo. Kasi meron ka nito and meron ka nito. Okay? So, asahan ninyo na may growth din pagdating sa relationship nyo ngayong May. Kasi nga, yun nga, iba sa inyo ay nagtatransform yung relationship nyo. Pwedeng positive, pwedeng negative, gaya nga ng sinabi ko. So, kung negative naman, eh, meron mukhang magba-back out dito sa inyo. No, pwedeng magbago na yung isip. No, pwede kayong magkalabuan. Okay? So, yan, meron din kayong air sign energy dito, no? Gemini, Libra, Aquarius, kasi meron kayong Daughter of Swords. So, yun na nga. Yung iba sa inyo dito, magpapakasal. Ayan, may Hierophant akong nakikita. So, yung iba, kung hindi pa kayo kasal, no, maaring matuloy na yung kasal nyo ngayong May kung pinaplano nyo yan na matagal na. No? Yung iba sa inyo, magre-renew ng vows, no, magkakasal nga uli kahit kinasal na, di ba, binanggit ko kanina. Pero syempre, hindi lang naman yun yung meaning ng Hierophant. Maaaring yung iba sa inyo dito, literal na, ano, pwedeng pupunta kayo sa pare or isang advisor. No? So, kung sa pare, iba sa inyo siguro nagpa-plan kayo magkumpisal ngayong May. So, ngayon lang kayo siguro magkakaroon ng opportunity para magkumpisal yung mga Katoliko dyan, no, na nakaka-relate. So, pwedeng yung iba naman, no, kung hindi naman yan about church or faith, no, kasi itong Hierophant is also about faith or anything na nagko-conform ka, no. So, pwedeng isang institution, company, or policy, so anything na nag-a-abide ka by the rules, sumusunod ka by the book, so, or pwedeng kaugalian, traditions, beliefs, no. So, yun, yung iba sa inyo siguro nangangailangan ng advisor, pwedeng you are seeking professional help from a doctor, a lawyer, no, or advice lang from a person na alam mong maaaring bigyan ka ng advice or ano, matulungan ka dyan sa kung ano man matter at hand na ano, kakaharapin mo ngayong May. O, yung iba sa inyo dito, parang malalagasan kayo eh. No, may nalagas na petal eh. So pwedeng iba sa inyo, pwedeng malagasan kayo ng ano, ng pera. Kung may mga ipon kayo diyan, baka may bigla ang gastusin ngayong May. Okay? Iba sa inyo dito, parang literal na ano, yung na nalugi or nawalan talaga ng malaking pera. So expect naman guys na this problem about money, no, nalugi man kayo dyan, nawalan ng malaki, hindi yan forever, guys, no, lalo na dun sa mga, ano lang, nalugi. So, temporary na sitwasyon lang yan. Iba, kung talagang malaking nawala sa inyo, kayo mag-alala, eh, kasi marerecover nyo pa naman yan. So, hindi nga lang siguro agad-agad, no? Pero hindi kayo mananatiling zero. So, yung paglalagas na yan, hindi lang naman yan applied sa pera. Pwedeng iba sa inyo, nafe-feel ko dito, parang nalagasan kayo ng
parang alam mo yun, dumadaan kayo sa sobrang depression, pagkalungkot, yung tipong feeling ninyo, hopeless na yung situation ninyo, no, na parang wala nang pag-asa, yun yung isa ko na feel. Yung iba sa inyo, feel nyo down na down kayo ngayong May. So, ayan. May iba naman dito, kung ano man itong ine-expect nyo mangyari, pwedeng hindi muna itong mangyari, pwedeng magkaroon ng delay, no, pwedeng iba sa inyo, mas stuck kayo sa sitwasyon ninyo, hindi kayo makagalaw, hindi kayo makaporma, makagawa ng gusto ninyong gawin, no. So, iba sa inyo dito, ano, pwedeng masuspend kayo, no? Baka sa trabaho o sa school. So, meron dito, may something na mauudlot. May something na, yung iba sa inyo, pwedeng maging stagnant kayo ngayong May, no? Hindi ko alam kung ano magiging cause ng pagiging stagnant ninyo. Okay? O, iba naman sa inyo dito, baka willing kayong i-sacrifice. Meron kayong willing na i-sacrifice dito para sa isang meaningful na cause, no? Malalim man ito o hindi, meron kayong something na willing kayong maghintay or mag-sacrifice nga, gaya ng sinasabi ko. O, iba sa inyo, willing dito magparaya, no, ipapaubaya nyo na lang. So, maghihintay na lang kayo kung kailan uli yung turn ninyo or kung kailan uli opportunity ninyo. So, yun, pwedeng yun nga. Mag-aano kayo, parang pwedeng i-sacrifice nyo muna yung sarili ninyo, yung opportunity ninyo. Iba naman dito, no? Ang ganda ng transformation ninyo pagdating sa pera. So, kung yung iba makakaranas kayong difficulty sa pera, ito eh, iba sa inyo, maganda. So, ang ganda ng butterfly. Ibig sabihin, ang ganda ng transformation ng kabuhayan ninyo ngayong May para yung sa iba sa inyo. Okay? So, ayan, may opportunity kayo dito. May malaking potential ninyong kumita ng pera. No? Pero, kailangan ninyong, ano yan, gumawa ng diskarte or kailangan ninyo ng action. Kumbaga, ito, mananatili itong pera na to na potential lang kung wala kayong gagawin dyan, Scorpio, okay? So, tingnan naman natin itong closing message or advice nyo from your angels. You have compromise, o diba? Kailangan mo mag-compromise, dude, para makuha mo yung Ace of Pentacles mo. Ayan o. Kailangan mong may i-trade off dito or i-sacrifice or yun nga, gaya sabi ko, gumawa ng action para magkatotoo or mag-materialize itong pera na to, no? Potential na yan. So, ayan, iba sa inyo. Magiging successful kayo. O ano man yung gusto ninyong gawin or meron something na magiging successful kayo ngayong May. Ano man yung achievement niya, ano man yung parating na yan. Okay? So, yun yung mga nakuha ko. Maaring mangyari sa inyo, parating, or ma-encounter nyo. Scorpio, ngayong kabuuan ng May, don't forget to comment, like, and share. Don't forget to subscribe. Dun sa mga hindi pa po nakasubscribe, paki-tap na rin yung bell icon. No? I wish you all the best and see you on my next reading.